Welcome to Edgar Galio's Life in Japan. Kaibigan, magandang araw sa ating lahat. At, dito ako ngayon sa ating munting taniman. At ito, na nagdamo tayo at hindi na ako nag-video ng pagdadamo. At ito yung kamatis natin dati at ito ay binunod ko na. At nagtira lang ako ng ilang piraso kasi nasira yung iba. Yan o. Yan ang mga bunga niya. Sana. Pero di ko pina ano. Inunod ko na. Yan. May ilang puno pang tinira ako. Yan. Kasi nasira talaga siya. Yan o. Makikita natin yung mga dulo niya ay iba na yung dahon kasi sa sobrang ulan dito at hangin. Kalaglagan na lang sa lupa yung bunga. Yan. At ito naman yung ating okra. Yan. At maganda na, malalago na siya. Yan. At yan ay na-harvest natin at tayo mag-harvest din ngayon. Yan. Medyo malakas-lakas ang hangin ngayon dito. Yan. At yung ating kangkong, yan. At inano natin kanina yung lupa. Inano natin sa gitna. Parang tudling para matambakan yung mga puno niya. Yan. Yan. At yung ating mga talong. Kumunti ang bunga niya ngayon dahil nga sa higit isang linggong ulan at malakas na hangin. Kaya yung iba, yung mga bunga niya ay nagbitak. Dahil sa sobrang ulan yan o, yan mga kaibigan o yan. Yan, ganyan. Pero yung iba naman, okay lang. Yan, at yung ating sitaw, akala ko ay hindi na talagang tuluyang masisira na ito dahil na sa hangin. Pero, dahil sa maganda yung paglagay natin ng balag, ay hindi talaga na ano yung mukhaan yung kanyang papangan, hindi talaga nasira ng hangin. Hindi man lang na ano, kahit umuga, hindi. Yan na siya. O, pero nga lang ay sana na ano na naman ulit. Tumaba na naman siya kasi nilagyan ko siya ng fertilizer kagad. Ayan, pero kung hindi lang nasira, ito na sana yung mga bunga niya. O, yung una-una. Ayan na. May mga bunga na rin siya, ilang piraso. Hindi siya inano ng hangin, bagyo, dinanan. Yan. Yan na sana yung ano, mga bunga niya. Yan. Yan na. Pero sa ngayon, ay parang okay naman siya pero namumulat na siya. Sana nga huwag nang bagyohin at hangin na malakas. Yan o, namumulaklak na siya. At may mga ilan-ilan ng mga bulaklak at mga maliliit na bunga. Yan, pero tumaba siya ulit. Yan o. Yan. Kahit nasira siya, pero bata pa kasi. Kaya ano. At nilagyan ko kagad ng fertilizer.
Yan. Yan rin may bunga na sana. Ito na sana yung mga bunga niya. May ilang piraso na rin ang bunga. Pero yung talong natin, huminto ulit ng yung mga bulaklak, yung mga bago sa pero hindi gaano kasi nga yung hangin, ulan, yan. Kaya kuloy. Pero okay lang. Mamumunga pa ulit yan kasi bata pa itong tanim natin. Itong kangkong naman natin, yan. Bagong kalbo at marami kaming nahihabis nung makaraang araw. Yan. Kinalbo natin yung mga puno. Yan, no? Para siya magsanga ulit para tumaba ulit siya. Yan ang ginawa natin. Yan. Itong tinaniman natin ang kamatis ay mababakante ito at kukunin ko na rin yung ilang puno para mataniman ulit ng pinag-isipan ko kung anong itinitanim natin ulit. Yan o. Yan, malalaki na naman ang bunga mga paros ng puntana. Malalaki na ang bunga. Kasi nga, nawili din ako ng casing ba? Kasi nga, ma-season ngayon ng tulinga. Uli nating tulingan. Kahapon ay na marami din tayong huli. Ayan. Ito naman yung ating sili. Kahit ganito lang ito. Pero grabe ang bunga niya. Punong-puno ng bunga. Kasi nga bumagsak din ito noong bagyo. Kaya may mga may mga steak. Yan. Ilagyan ko tapos tinali kahit yung mga okra natin na yan, may mga steak yan lahat. Yan. Nakatali sila. Yan. Yung kamuti natin. Pero mas malapad yung kamuti natin doon sa kabila. Yan. Mag-harvest tayo ng talong ngayon. Kasi malaki na pang gulay-gulay lang. Yan, pang konsumo, mag-harvest tayo ng pang konsumo. Nag-harvest tayo ng okra at kasi malalaki na, kailangan harvestin natin pang konsumo natin.
mga kaibigan, ang harvest natin na okra, yan. Yan. Pang-konsumo lang natin ito. Yan, tapos harvest tayo ulit ng kalong. Yan, ito na mga kaibigan, no? Pang-konsumo lang natin to. Yan ang kinuha natin ngayon. Tapos kunin natin yung ilang pirasong sitaw. Ito mga kaibigan, o, tatlong piraso yung na ano natin, na harvest natin, pero okay na to kasi ang haba niya, malaki. Solve na tayo nito, panghalo natin sa gulay. Yan. Mga kaibigan, yung kuha natin at tayo ay kukuha pa ng kangkong at talbos para kumpleto tayo ngayon.
ito mga kaibigan, oh, kangkong. Yan. Alam niyo kaibigan, dito sa Japan, mayroon din dito itong kangkong, pero birang ano ng mga Hapon kasi hindi nila alam kung paano ito lutuin. So dito ko rin binili ang binhi nito. So, yan oh. Malalaki din. So sa una maliliit siya, pero pagka pinutulan mo tapos nagsanga ulit, ayan malalaki na ang mga dahon nila. Pero pag sa una maliliit pa lang. Ayan. Alam niyo mga kaibigan, dito sa Japan, pagka ikay namili ng gulay, grabing mahal. Pero tayo, hindi na tayo bumibili ng gulay, hindi na tayo bumibili ng isda dahil tayo ay namimingwit. So press na press ang kinakain natin, at press na gulay, press na isda. So yung bigas na lang ang ating bibilin. Yan. Diba? O, yun ang kasabihan, pagka may tinanim, may anihin daw. Yan. Tapos, kukuha pa tayo ng talbos kasi yung gustong gusto yun ni Mrs. Nilaga lang. Tapos, maglalaga ng ukra, tapos saw-saw lang. Tapos, sulod na yun. Yan mga kaibigan, o ang talbos natin, o matataba o. Gaganda ng mga dahon. Yan, malulusog yan. Yan. So, kumpleto ang pamalingki natin ngayon.